sa lahat ng mga suking tagapakinig ng Z Radio, lalo na ang mga mag-aaral sa ikalimang baitang ng sangay ng Davao de Oro, magandang umaga po sa ating lahat. Muli ako po'y nagbabalik mula sa Nabunturan Central Elementary School's PET Center. Ako po si Ginang Michelle D. Cabalan, ang inyong gurong panghimpapawid sa asignaturang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ng Ikalimang Baitang. Sa araw na ito ay inaasahan na marami tayong matutunan. Handa na ba tayong matuto? Humanap ng magandang pwesto kung saan kayo komportable sa inyong pakikinig. Ihanda ang inyong Module 8, Aralin Isa sa Agrikultura, Ballpen at Papel. Halina't makinig at matuto. Mga bata, bago matapos ang araling ito, inaasahang malalaman mo ang mga sumusunod: pagtutuos ng puhunan, gastos at kita. Bago pag-aralan ang module na ito, basahin ang kwento at subukang sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong kwaderno. Si Aling Mina ay nag-aalaga ng isang inahing baboy sa loob ng isang taon. Nagkaroon ng 15 biik ang kanyang alagang inahing baboy. Ang kanyang mga biik ay naibenta niya ng 30,000, samantalang ang kanyang gastos ay umabot naman sa halagang 25,000 piso kasama na ang sahod ng tagapag-alaga. Mga pagpipilian: Titik A, 5,000 piso. Titik B, isang taon. Titik C, 25,000 piso. Titik D, 30,000 piso. Titik E, oo. Titik F, 4,000 piso. Tanong bilang isa: ilang buwan niyang inalagaan ang kanyang inahing baboy hanggang magkabiik? Ilang buwan niyang inalagaan ang kanyang inahing baboy hanggang magkabiik? Sagot: Titik B, isang taon. Tanong bilang dalawa: magkano ang kanyang kabuuang kita sa alaga niyang biik? Magkano ang kanyang kabuuang kita sa alaga niyang biik? Sagot: Titik D, 30,000 piso. Tanong bilang tatlo: magkano ang kanyang kabuuang nagastos? Magkano ang kanyang kabuuang nagastos? Sagot: Titik C, 25,000 piso. Tanong bilang apat: nagkaroon ba siya ng tubo sa pag-aalaga sa kanyang inahing baboy? Nagkaroon ba siya ng tubo sa pag-aalaga sa kanyang inahing baboy? Sagot: Titik E, oo. Tanong bilang lima: magkano ang kanyang tinubo? Magkano ang kanyang tinubo? Sagot: Titik A, 5,000 piso. Sino sa inyo ang nakakuha ng 5 tamang sagot? Napakahusay! Isang guni ang inyong mga naging kasagutan sa bahaging susi sa pagwawasto, pahina 10 sa inyong mga module. Ngayon, buksan ang module sa pahina 3. Pag-aralan natin ang aralin isa na may paksang Kita Mo, Kwenta Mo. Alam niyo ba na sa paghahayupan, napakahalagang malaman ang mga paraan ng pagkwenta sa kabuuang puhunan, gastos at kita upang masubaybayan ang kahihinatnan nito. Ito ang nagiging sukatan
kung gaano katagumpay ang isang negosyo tungkol sa pag-aalaga ng hayop. Maraming mga negosyante ang mas pinili ang larangan ng paghahayupan dahil sa laki ng kita at mabilis mapalago ang puhunan basta't maayos lamang ang paghawak at pamamalakad dito. Sa nakaraang aralin ay napag-aralan mo ang mga iba't ibang paraan kung paano ibebenta ang mga inaalagaang hayop. Isa na rito ay ang traditional selling o tuwirang pagbebenta sa pamilihan o palengke. Para sa pagbabalik-tanaw sa nakaraang aralin, maaaring sagutin ang sumusunod na pagsasanay. Panuto, basahin at unawain ang bawat pangungusap, isulat ang tama sa patlang kung ang pahayag ay wasto, at isulat ang mali kung di wasto. Gawin ito sa inyong kwaderno. Bilang isa, ang uri ng manok na galing pa sa ibang bansa ay tinatawag na native chicken na pinaka-popular dito sa atin. Tama o mali? Ang uri ng manok na galing pa sa ibang bansa ay tinatawag na native chicken na pinaka-popular dito sa atin. Tama o mali? Sagot, mali. Bilang dalawa, hindi madali ang pag-aalaga ng manok. Ngunit ang mga ito ay maaaring mapagkakakitaan kapag inaalaga ang mabuti at alam mo kung paano mo sila ibebenta. Tama o mali? Hindi madali ang pag-aalaga ng manok. Ngunit ang mga ito ay maaaring mapagkakakitaan kapag inaalaga ang mabuti at alam mo kung paano mo sila ibebenta. Tama o mali? Sagot, tama. Bilang tatlo, kadalasan ang mga itik ay inaalagaan upang makapagbigay ng mga itlog. Tama o mali? Kadalasan ang mga itik ay inaalagaan upang makapagbigay ng mga itlog. Tama o mali? Sagot, tama. Bilang apat, ang pugo o quail ay isang ibon na karaniwang inaalagaan para mangitlog at karaniwang nangingitlog ang mga inahin pagkaraan ng 25 araw. Tama o mali? Ang pugo o quail ay isang ibon na karaniwang inaalagaan para mangitlog at karaniwang nangingitlog ang mga inahin pagkaraan ng 25 araw. Tama o mali? Sagot, mali. Bilang lima, ang online tindahan ay ginagamitan ng computer, phone at malakas na koneksyon sa internet para maisagawa ang pagbebenta. Tama o mali? Ang online tindahan ay ginagamitan ng computer, phone at malakas na koneksyon sa internet para maisagawa ang pagbebenta. Tama o mali? Sagot, tama. Sino sa inyo ang nakakuha ng 5 tamang sagot? Napakahusay! Maaaring isangguni ang mga naging kasagutan sa bahaging susi sa pagwawasto sa pahina 10. Mga bata, sa araw na ito ay ating pag-aralan ang agrikultura, baitang 5, Module 8, Aralin 1, na may paksang Kita Mo, Kwenta Mo. Nakaranas na ba kayo na magbenta ng inyong alagang hayop? Tulad ng baboy, manok, baka, at iba pa?
Ano ang dapat isaalang-alang sa pagtutuos ng puhunan, gastos at kita? Para subukin ang inyong paunang kaalaman ukol sa tatalakayin aralin, maaaring sagutin muna ang mga sumusunod na pagsasanay. Panuto. Punan ang chart sa ibaba ng mga tamang kasagutan batay sa mga datos na makikita sa pagbebenta ng baboy. Gawin ito sa kwaderno. Mga datos. Halaga sa biig, 2,500 piso. Bawat biig. Katumbas, 25,000 piso. Halaga sa pagkain, 0 hanggang 5 buwan. Katumbas, 30,000 piso. Kulungan, 10,000 piso. Serbisyo o labor, 9,000 piso. Kabuuang puhunan, 74,000 piso. Punan ang chart batay sa datos na ibinigay. Bilang isa, bilang ng baboy na naibenta. Bilang dalawa, halaga ng bawat isa. Bilang tatlo, kabuuang benta. Bilang apat, tubo. Bilang isa, bilang ng baboy na naibenta. Sagot, 10 baboy. Bilang dalawa, halaga ng bawat isa. Sagot, 10,000 piso. Bilang tatlo, kabuuang benta. Sagot, 100,000 piso. Bilang apat, tubo. Sagot, 26,000 piso. Narito ang mga kasagutan batay sa datos na ibinigay. Bilang ng baboy na naibenta, 10. Halaga ng bawat isa, 10,000 piso. Kabuuang benta, 100,000 piso. Tubo, 26,000 piso. Tanong, paano mo kinuha ang tubo ng 10 baboy na naibenta mo ng halagang 10,000 piso bawat isa? Sagot, kabuuang benta, binawasan ng puhunan at gastos, ang natira ay ang tubo o kita. Ngayon, sa pagpapatuloy ng bagong aralin, pakinggan natin ang kwento ng pamilya ni Obet Gonzales kung paano natulungan ang kanyang pamilya at napag-aral ang kanyang kuya sa kolehiyo dahil sa kita sa pag-aalaga ng hayop. Ihanda ang inyong mga sarili at maaari din namang isulat sa kwaderno ang mga mahalagang impormasyon na inyong maririnig sa ating tula na pinamagatang May Kita sa Pag-aalaga. Pakinggan natin ang kwento ni Obet na pinamagatang May Kita sa Pag-aalaga. May Kita sa Pag-aalaga. Tauhan, Obet Gonzales, mag-aaral sa 5 baitang. Nanay Celia Gonzales, entrepreneur. Nanay Celia Gonzales at Obet sa May Sala. Nay, ano po ba ang pinagkakabalahan ninyo riyan?
Halika nga anak at tulungan mo ako sa pagkukwenta. Kunin mo ang mga resibo na itinabi ko at kwentahin natin ang mga nagastos natin sa pag-aalaga ng baboy. Opo, Inay! Ang dami namang resibo nito, Inay! Alam mo ba kung bakit ko tinatabi ang mga resibo? Hindi po, Inay! Bakit niyo po tinatago yung mga resibo? Tinatago ko ang mga ito para malaman natin kung may kita ba o tubo sa pagbebenta ng ating mga alagang baboy. Lahat ng mga ginastos ko, gaya ng mga bitamina, gamot, pagkain nila, lahat ng ginastos sa pagpapalaki ng alaga nating baboy ay iniipon ko para malaman natin kung may tubo ba o kita tayo pag naibenta na ang ating mga alaga. Ah, ganun po pala ginagawa niyo, Inay. Ganun na nga, anak. Kaya, halika dito at tulungan mo ako sa pagkukwenta nitong mga nagastos. At bukas ay ibibenta na natin sila para may pambayad tayo sa matrikula ng kuya mo. Opo, Inay! Tanong, anong hayop ang alaga ni na Obet at Nanay Celia? Sagot, tama! Ang alagang hayop ni na Obet at Nanay Celia ay baboy. Tanong, ano ang bagay na itinago ni Nanay Celia? Sagot, mahusay. Ang bagay na itinago ni Nanay Celia ay resibo. Tanong, bakit kailangang kwentahin ang mga nagastos sa pag-aalaga ng baboy? Sagot, napakahusay. Kailangang kwentahin ang mga nagastos upang malaman kung may kinita ba o tubo ang ginawang pagbebenta ng ating mga alaga. Ngayon, upang masigurado na ikaw ay mayroong tutubuin sa paghahayupan, dapat may kakayahan kang alamin ang mga paraan sa pagtutuos ng mga naging puhunan mo, gasto sa kabuuang operasyon, at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kikitain mo. Sa pagtutuos ng puhunan sa gastos, isinaalang-alang ang pinagkakagastusan, ang napagbilhan at ang naipagbili. Sa ating pagbabalik, pag-aralan ang iba pang halimbawa ng iba pang mga pinagkakagastusan sa pag-aalaga ng ibang hayop at pagtutuos ng puhunan at gastos. Huwag kayong aalis at magbabalik ang Radyo Z Eskwela sa Z Radio. The Radyo Z Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Ms. Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. At nagbabalik ang Radyo Z Eskwela sa Z Radio. Buksan ang module pahina 5. Balikan ang gabay ng halimbawang tala mula sa pinagbebentahan ng isda.
Narito ang talaan ng mga halimbawa ng mga pinagkakagastusan. Pinagkakagastusan. Halaga ng paggawa ng palaisdaan. 3,500 piso. Halaga ng panustos. 2,000 piso. Halaga ng similya. 1,500 piso. Halaga ng serbisyo o labor. 1,000 piso. Kabuuang gastos, 8,000 piso. 50 kilos na isda at may pagbibili ng 200 piso kada kilo. Kabuuang benta, 10,000 piso. Bawasan ng puhunan na 8,000 piso, ikaw ay may kita na 2,000 piso. Formula para malaman kung magkano ang iyong kita o tubo sa iyong pag-aalaga. Kabuuang benta, bawasan ng puhunan, katumbas nito ay ang iyong tubo o kita. Sa kabuuan, hindi mahirap ang magnegosyo ng paghahayupan dahil sigurado ang iyong kikitain kung alam mo ang paraan ng pagpapatakbo nito at paghawak ng mga gastusin hanggang sa ito ay makarating sa pamilihan at makwenta ang kabuuang kita o tubo. Mahalagang maging maingat lamang sa paghawak ng pinasyal na aspeto dahil sa pwede itong maging sanhi sa pagbagsak ng iyong paghahayupan. Isaalang-alang ang regular na pagtingin sa mga gastusin at sundin ang tamang araw ng pagsasapamilihan nito upang hindi lumaki ang gastos at maiwasang masayang ang puhunan. Buksan ang module pahina 6 sa bahaging pagyamanin. Tuusin ang puhunan, gastos at kita sa inaalagaang hayop. Talaan ng gastusin. Halaga ng 15 biig, 30,000 piso. Halaga ng pagkain, 20,000 piso. Kulungan, 15,000 piso. Medisina, 5,000 piso. Labor o tagapag-alaga, 10,000 piso. Kabuuang gastos, 80,000 piso. Panuto. Punan ang chart sa ibaba ng mga tamang kasagutan batay sa mga datos na makikita sa pagbibenta ng baboy. Gawin ito sa inyong kwaderno. Bilang isa, bilang ng baboy na ibinenta. Bilang dalawa, halaga ng bawat isa. Bilang tatlo, kabuuang benta. Bilang apat, tubo. Bilang lima, kabuuang benta, bawasan ng puhunan, ang natira ay tubo. Isangguni ang mga naging kasagutan sa bahaging susi sa pagwawasto, pahina 10 sa inyong module. Sino sa inyo ang nakakuha ng 5 tamang sagot? Mahusay!
sa pagpapatuloy ng ating aralin, dapat nating tandaan at isaalang-alang ang pagtutuos ng puhunan, gastos at kita o tubo. Mahalaga na itala ang lahat ng mga gastusin upang malaman kung nagkaroon ka ba ng tubo at masabing matagumpay ang isang negosyo. Para sa karagdagang gawain at kaalaman ukol sa module na ito, maaaring sagutin ang mga sumusunod na pagsasanay. Panuto. Gamit ang pormula, buuin ang chart sa pamamagitan ng paglalagay ng mga tamang datos mula sa kwento. Gawin ito sa inyong kwaderno. Si Mang Canor ay bumili ng 20 biik sa halagang 2,000 piso bawat isa. Inilagay niya ito sa kanyang ipinagawang kulungan na nagkakahalaga ng 25,000 piso. Sa loob ng 6 na buwan, gumastos siya ng 15,000 piso para sa pagkain nito. Kumuha si Mang Canor ng 2 tao na tagapag-alaga ng kanyang mga baboy na binayaran naman niya ng 2,000 piso bawat isa. Pagkaraan ng 6 na buwan, naibenta ni Mang Canor ang kanyang mga baboy sa halagang 12,500 piso bawat isa. Panuto. Gamit ang pormula, buuin ang chart sa pamamagitan ng paglalagay ng mga tamang datos mula sa kwento. Gawin ito sa inyong kwaderno. Bilang isa, bilang ng baboy na ibinenta. Bilang dalawa, halaga bawat isa. Bilang tatlo, kabuuang benta. Bilang apat, tubo. Maaaring isangguni ang inyong mga naging kasagutan sa bahaging susi sa pagwawasto, pahina 10 sa inyong mga module. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, sagutin ang bahaging isagawa, pahina 7-8 sa inyong mga module. Panuto, babasahin ko ng 2 beses ang mga sumusunod na pahayag at isulat ang tama kung sang-ayon ka at mali kung di ka sang-ayon sa isinasaad sa pangungusap. Gawin ito sa inyong kwaderno. Bilang isa, di kailangang gumawa ng pagtutuos si Benjamin mula sa kanyang nagastos at kinita, sapagkat alam niyang malaki ang kikitain sa pagbibenta ng baboy. Tama o mali? Di kailangang gumawa ng pagtutuos si Benjamin mula sa kanyang nagastos at kinita sapagkat alam niyang malaki ang kikitain sa pagbibenta ng baboy. Tama o mali? Sagot, mali. Bilang 2, si Jenny ay hindi makakalimutin kaya di niya kailangang gumawa ng pagtutuos mula sa pamilihan. Tama o mali? Si Jenny ay hindi makakalimutin kaya di niya kailangang gumawa ng pagtutuos mula sa pamilihan. Tama o mali? Sagot, mali. Bilang 3, masasabing lugi ang isang tao kung mas malaki ang nagastos kaysa kinikita. Tama o mali? Masasabing lugi ang isang tao kung mas malaki ang nagastos kaysa kinikita. Tama o mali? Sagot, tama.
Ezekiel ay nakapagbenta ng halagang 9,300 mula sa karne ng baboy at ang nagastos lamang niya rito ay halagang 4,700. Si Kiel ay masasabing kumita mula sa kanyang pagsasapamilihan, tama o mali. Si Kiel ay nakapagbenta ng halagang 9,300 mula sa karne ng baboy at ang nagastos lamang niya rito ay halagang 4,700. Si Kiel ay masasabing kumita mula sa kanyang pagsasapamilihan, tama o mali? Sagot, tama. Bilang 5, si Noel ay gumastos ng 2,150 piso sa itlog na maalat na kanyang ibinibenta na binili niya direkta sa isang tagapag-alaga ng itik. Sa maghapon niyang paglalako ay nakapagbenta siya ng halagang 2,880 piso at naubos ang lahat niyang paninda. Siya ay masasabing kumita sa kanyang pagbibenta, tama o mali? Si Noel ay gumastos ng 2,150 piso sa itlog na maalat na kanyang ibinibenta na binili niya direkta sa isang tagapag-alaga ng itik. Sa maghapon niyang paglalako ay nakapagbenta siya ng halagang 2,880 piso at naubos ang lahat niyang paninda. Siya ay masasabing kumita sa kanyang pagbibenta, tama o mali? Sagot, tama. Nasagutan ba ng tama, mga bata? Napakahusay! Maaaring isangguni ang mga naging kasagutan sa bahaging susi sa pagwawasto, pahina 10 sa inyong module. Ngayon, pansamantala tumayo muna sa kinauupuan at igalaw-galaw ang katawan. Huwag kayong aalis at magbabalik ang Radyo Z Eskwela sa Z Radio. The Radyo Z Eskwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Ms. Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. At nagbabalik ang Radyo Z Eskwela sa Z Radio. Kumusta mga bata? Naging maginhawa ba ang pakiramdam? Bumalik na sa pwesto at kumuha ng ballpen at papel para sa ating karagdagang pagsasanay. Mga bata, ngayon naman sa inyong kwaderno, gawin ang bahaging tayahin, gawain isa, pahina 8 sa inyong module. Isulat ang mga kasagutan sa inyong kwaderno at maaari din namang isangguni ang mga kasagutan sa bahaging susi sa pagwawasto, pahina 10 sa inyong mga module. Nakasunod ba sa mga direksyong aking ibinigay? Mahusay! Ngayon, para sa panghuling pagsasanay, upang malaman natin kung may natutunan ba tayo sa aralin natin sa araw na ito,
Gawin natin ang bahaging tayahin, gawain 2, pahina siyam sa inyong module. Babasahin ko ng 2 beses ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang tama sa patlang kung ang payag ay wasto at mali kung hindi. Gawin ito sa inyong kwaderno. Makukuha ang kabuuang kita sa paghahayupan kung malalaman mo ang bilang, halaga, benta at tubo ng mga hayop na isinapamilihan, tama o mali. Makukuha ang kabuuang kita sa paghahayupan kung malalaman mo ang bilang, halaga, benta at tubo ng mga hayop na isinapamilihan, tama o mali. Sagot, tama. Mahalagang isaalang-alang ang kaalaman sa paghawak ng pinansyal na aspeto sa pag-aalaga ng hayop. Tama o mali. Mahalagang isaalang-alang ang kaalaman sa paghawak ng pinansyal na aspeto sa pag-aalaga ng hayop. Tama o mali. Sagot, tama. Bilang 3. Iwasang itala ang lahat ng mga gastusin sa paghahayupan upang hindi mo makita ang laki ng puhunang inilabas o ginamit. Tama o mali? Iwasang itala ang lahat ng mga gastusin sa paghahayupan upang hindi mo makita ang laki ng puhunang inilabas o ginamit. Tama o mali? Sagot, mali. Bilang 4. Ibenta na lamang sa murang halaga ang mga hayop kahit walang tubo upang hindi ito makasagabal sa inyong oras. Tama o mali? Ibenta na lang sa murang halaga ang mga hayop kahit walang tubo upang hindi ito makasagabal sa inyong oras. Tama o mali? Sagot, mali. Bilang 5. Tingnang mabuti ang kabuuang gastos o puhunan sa pag-aalaga ng hayop bago magbigay ng presyo upang masigurado ang kikitain dito. Tama o mali? Tingnang mabuti ang kabuuang gastos o puhunan sa pag-aalaga ng hayop bago magbigay ng presyo upang masigurado ang kikitain dito. Tama o mali? Sagot, tama. Sino sa inyo ang nakakuha ng 5 tamang sagot? Mahusay! Maaari din namang isangguni ang inyong kasagutan sa bahaging susi sa pagwawasto, pahina 10 sa inyong module. Ngayon naman, sagutin ang bahaging karagdagang gawain sa inyong module, pahina 9. Isulat ang mga kasagutan sa inyong nakahandang kwaderno o papel at isangguni ang mga kasagutan sa bahaging susi sa pagwawasto sa inyong module, pahina 10. Sana ay marami tayong natutunan sa araw na ito. Ako po ang inyong gurong panghimpapawid, Ginang Michelle D. Cabalan sa Asignaturang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ng 5 Baitang mula sa Nabuturan Central Elementary School PED Center na nagsasabing, paalam mga bata, hanggang sa muli! Rajos Eskwela Executive Committee. The school's division superintendent, Euphemia T. Gamutin Sesso 5. Assistant school's division superintendent, Dr. Romel Gutierrez Jr. and Jade Karen Arais.